kung first time yung pumunta ng Thailand, medyo kinakabahan kayo, baka hindi kayo mapaalis ng immigration officers. Ito yung i-share ko sa inyo based on my experience, okay? Hello guys, welcome back to another video. Nagbabalik ang yung ate. Ate Kay. Ate Kay. Awkward na naman. So ayun na nga, ngayon pag-uusapan natin kung paano maiiwasan na ma-offload sa NAIA papuntang Thailand. So this is for tourist visa. Kung gusto nyong mag-visit sa Thailand, kung first time yung pumunta ng Thailand, medyo kinakabahan kayo, baka hindi kayo mapaalis ng immigration officer. So, ngayon pag-uusapan natin yun. So, let's start. Unang-una, kailangan magkaroon ka ng valid passport. Kailangan 6 months validity pa siya. Tapos, susunod, ito yung i-share ko sa inyo based on my experience, okay? So, hahanapin sa inyo, ang hinanap sa akin nun is yung ticket ko papunta pabalik, papuntang Thailand at pabalik ng Pilipinas. Sunod is hotel bookings, kailangan nandun yung pangalan ng hotel, nandun yung address ng hotel kung ilang nights ka or ilang days ka magsistay. And next is company ID, yun yung hinanap sa akin. Ito based is sa pagkasunod-sunod ng hinanap sa akin ng immigration officer nung nandun ako sa NAIA. So, company ID, binigay ko sa kanya yung company ID ko. Next, hiningan niya ako ng credit card. So, bakit kailangan ng credit card? Kailangan ng credit card kasi kailangan mo mapatunayan na kaya ng funds mo na pumunta dito ng Thailand, na masusustentuhan mo yung sarili mo, na hindi ka magiging palaboy dito sa Thailand. So, ayun na nga. Next is itinerary of your tour. So, nung pumunta ako ng Thailand, ang back and forth ticket ko is, ang length of stay ko is 5 days. So, from the first day to the 5th day, na ando nakalagay sa itinerary ko kung anong gagawin ko sa buong araw na yon. Next is, ito na tips. Kunwari may tatanong sa inyo yung, yung officer, immigration officer. Kasi nung sa akin, wala na siyang masyadong tinanong pagkatapos niyang hingin yung mga kailangan. Like yung credit card, itinerary, yung back and forth ticket, yung passport. After nun kasi pinalabas na ako. Pero in case na hindi sila kasi satisfied sa mga pinakita mo sa kanila, magtatanong sila sa'yo. So, kung ano man yung tanong nila sa'yo, kahit paulit-ulitin nila yun, dapat yung sagot mo is consistent. Kasi once na hindi ka naging consistent dun sa sagot mo, yun na magkakaroon na sila ng butas na hindi ka nila papaalisin. Excuse me. And be firm with your purpose of your visit. So, kunwari tinanong ka nila, bakit ka pupunta ng Thailand? Bakit hindi ka nalang pumunta ng Hong Kong? Bakit hindi ka nalang pumunta ng kung saan man yung mas malapit pang bansa kesa sa Thailand? So, kailangan sasabihin mo and consistent ka, confident ka na sasabihin mo na pupunta ka ng Thailand kasi magtutur ako doon. Gusto ko ma-experience yung culture and blah, 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 yada, 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 ganon. Basta kailangan kahit ulit-ulitin nila, ikut-ikutin nila yung tinatanong nila sa'yo. Dapat yung sagot mo is consistent and dapat firm ka sa sagot mo. Next is, kailangan daw kung pupunta ka ng Thailand, mag-isa ka lang, tapos first time mo, tapos babae ka, medyo mas mahigpit sila. Kasi, alam nyo naman sa Thailand, di ba? Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman kung anong meron sa Thailand, di ba? Ganon! Tapos, if ever na meron kayong kakalala sa Thailand, yung sponsorship. Kung may nag-sponsor sa inyo papunta dito, kailangan alam nyo kung anong trabaho nila. Kailangan alam nyo kung anong address nila. And contact details, pinaka-importante. Kasi baka mamaya ipakontakt sa inyo ng immigration officer yung
yung sponsor niyo tapos hindi niyo ma-contact and parang nararatel kayo ganyan. Parang hindi totoo na in-sponsor kayo. So once na merong nag-sponsor sa inyo, kailangan bago kayo pumunta ng immigration, bago kayo humarap sa immigration officer, alam niyo yung sasabihin niyo. Pangalan, contact, address, and job. Next is kung meron siyang affidavit of support or letter of invitation, mas makakatulong yun. Mas makakatulong yun, mapadali yung paglusot nyo sa immigration officer. So yun lang, sir, to the point tayo, ganun. So kung meron pa kayo ibang questions, you can follow me on my IG. Lagi akong active doon. And kung sasagutin ko kayo kung hindi ako masyadong busy, and if ever na maraming nagtatanong doon sa question na yun, is gagawa natin siya ng another video. And kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa itong peach makeup look today, yan, manood kayo ng video on Wednesday, o i-upload yung tutorial ng makeup na to. And ayun na nga guys, thank you so much for watching. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe. Hindi ko alam kung nasaan on my channel. And pinutin nyo na rin yung ring button, yung maliit na bell, hindi ko alam ano ba yun, ring button or bell button, para ma-notify kayo if ever na mag-upload ako ng another video. And that's all. Thank you so much. I hope to see you on my next video.